Para sa 70 anyos sa si Lola Nilda ng Lidong Santo Domingo, Albay, ang puno ng nyog na ito ang magpapatunay kung gaano na siya katagal nakikipagpatintero sa piligrong dala ng bulkang Mayon tuwing nag-aalboroto ito. Yung mag-umpisa lang, dati na lang kami dito. Pero ang mga punong ito, maliliit pa. Ngayon malalaki na, nagbunga na. Gawa sa mga donasyong anakaw at kawayan ang karamihan sa mga kubo na pinagtutulong-tulungang buuin ng mga evacuee. Bigay lang nung may-ari dyan sa baba yung ano yata, Australia National. Bigay lang nila yan sa amin. Tubig, free, CR, free. Electricity lang ang hindi free. Presko rito kumpara sa mga tents at classrooms na kalimitang ginagawang evacuation center. Mapresko. Hindi tulad na yan, Trapalo, ganyan mo yan, mainit. Mamaya-maya yan, para ka na yan sa loob, sinunog. Ayon kay Mayor June Aguas ng Santo Domingo, matagal nang gawain ito ng mga residente sa danger zone tuwing nag-aalboroto ang bulkan. Nagbibigay na lang sila ng trapal, pako at pangtali sa mga evacuee. Kung makikita nyo ho, this is one very, very unique and medyo po very effective. Unang-una ho, nadidecongest yung lugar. Hindi po napupuno, nasusunod natin yung health protocols na pinapasunod ni Secretary Abalos. Bukod sa araw-araw na pangangailangan, binabantayan din ng mga lokal na pamahalaan ang posibleng pagdami ng mga nagkakasakit sa mga evacuation center. May mga ilan-ilan, usually mga sipon, inaabangan namin pag pumutok talaga mayon kung magka-asphalt, yung mga asma. Kaya kailangan natin ng mga nebulizer. Pinapairal na ang price freeze sa Albay dahil sa deklarasyon ng state of calamity. Nag-on-the-spot inspection ang DTI kanina sa mga tindahan sa Albay para ma-check na sumusunod ang mga negosyante sa price freeze. Jose Carretero, ABS-CBN News.